ESG LGD's turn to ban. RNG's turn to ban. Seconds remaining. 5 seconds remaining. 5 seconds. LGD's turn to ban. RNG's turn to ban. Remaining. 5 seconds remaining. PSG LGD's turn to pick. Seconds remaining. 5 seconds remaining. RNG's turn to pick. We are back mga sir para sa game number 3 ng ESL 1 Birmingham 2020. Ito po pala ang laban ng LGD versus LGD versus LGD. LGD versus RNG. 1-1 na po yung ating score. Pero bago ang lahat guys, i-share nyo na po yung ating live stream. Make sure na naka-public. And yes, don't forget to follow the Kuya Nick na page. And Phoenix, para sa side ng LGD, may isa pa silang pick dito. While RNG naman, sila yung kumuha rito na Vengeful Spirit Phoenix and Mars. Beastmaster. Sila naman kumuha ng ganun lineup, no? Oo. Malakas talaga ngayon yan, yung Beastmaster. Oo. Sobrang sulit din kasi niyan eh. Kumbaga yung Beastmaster, siya yung mabilis yung movement speed niya kung magpo-flow siya ng lanes. And then parang, ano eh, ang bilis niya makapag-clear. And then may mga hook siya agad na vision, pwede siya makapag-out. Lalo na yung mga crucial na positioning, pwede siya makapag-out na isang mabilisan. Ang isa sa pinakamaganda pa ng Beastmaster, kunwari sa teamfight, di ba? Pag dikit-dikit sila, hindi lang yung pinaka napapokus na yung maroror. Pati yung mga nasa sidelines, side, katabi nung napokus mo na roror, parang mas slow siya ng bahagya. Ganun, parang shoo. So, pag binabayaran mo kasi dyan, yung pwede siya mag-jungle, and pag sinamahan mo, di ba? Yung aura pa lang niya, bayad na yan pag nagsama-sama technique kayo eh. Yes. Tsaka ano, ang maganda dito sa ano eh, parang kahit mag-solo lane siya sa top lane, hindi siya ganun kabilis boss, na mapatay. Alo, patapos na CSGO ni Kuya. Ka, nagsi-CSGO ba talaga sila? Hindi ko alam kung nagsi-CSGO sila guys eh. Saan ba? Ano kaya ba kanina sa Lupon? Hindi ko nakita yun ah. Saan yun? Uy, saan to? Sarap, steak. SG LGD.
Pero tingnan natin. May meme, may meme. Saan? Hindi ko mamatayin. Mga, ano yan? Anong magandang gawin sa Lupon? Magcash mag-apon, mag-stream magdamag, matulog, kumain, magbukas ng treasure, bumili ng BP. Alo, Kuya Nick, yun, sino Kuya Nick, dahil yung sikir, nagaling yung guwan niya na. Galing na, nasan yun, hindi ko makita. Si Jeffrey Bagangan, shoutout sa'yo. Hindi yata nakikita ni Kuya Nick yan kasi di nyo tinatag. Huwag nyo muna tatag si Kuya Nick para hindi niya makita. Huwag nyo itatag. Tsaka lang busy naglalaro si Iska. Hayaan nyo lang siya, ha? Ganun sa lupon. Magkas mag-apon, mag-stream magdamag, matulog, kumain, magbukas ng treasure ng BP. Ito pa. Ano nung naglalaro siya na? Numasok yun eh. Si Bustinyel. Kuya Nick doesn't care. Love trip eh. Shout out. Boss, ano ni-recommend mong vitamins para mag... sa mga gantong panahon? Salamat. Ito po! The Enerbon Active, guys. The with multivitamins, mineral, ginseng, and then royal jelly. More sipin than nyo? Just multivitamins, yes, guys. Yes, because it helps you to boost your immune system. And also help to boost your mind focus, guys. Yun ang pinakamalupit. And mga dating yung 5 hours Dota lang, pwede nyo nang gawing 12 hours Dota. Yung mga pangmamalayo, pangmatagalan. Ah, kasama nila si Kuko. Naka-live si Kuko. Tingnan ko nga. Ingit si Alo. Di kasali. Baka kapag CSGO rin ako magdamag eh. Hindi naka-live. Nag-si CSGO lang sila, guys. Tingnan ko sa Dota stream ko. Love. Baka naka-live kay Ray Ray. Oo, kay Ray Ray. Ano yun? Ray-Ray. Ray-Ray ba yun? Si Ray-Ray. Pero tingnan naman natin, guys. LGD, kumusta ng Shadow Demon at Phoenix? Meron? Hindi, wala. Oh, si Kuya Nick to. Si Kuya Nick. Naglalaro wala sila. Kuya Nick. Si Polo, si Kuko daw. Saan mo nakita? Ayun. Ay, sa taso, yun siya yun eh. Speed mabagal. Ah, mananalo pa sila. Buenas dito ah. Naka-discord ba sila? Hindi. Tangit naman ng overlay. Natayusin niya to. Violet. Parang kakulay yung sishi. Kasi yun na, si Polo, si detective. Si Polo yun. Yan nandito. Palampalo din. Hindi kasi ako nag-FPS kasi. Na ano ka ano? Nailo ako. Ikaw nailo ka din? Hindi oh. Puro ulo nga tama sa akin ng mga yun. Nailo ako sa mga FPS eh. Pero tingnan na natin. Parang pagal nila mag-ban dito. Kanina may mga set of heroes na talaga sila, tuloy-tuloy sila mag-peak. Pero tingnan natin, kailangan pag-isipan mabuti. RNG, Lina ang kinalampinik. Kung ka naman para sa LGD, so favorite heroes pa rin. Life Stealer naman. So, uy, maganda to. May pang-hit sila sa egg. Pwedeng mag-rage lang sa mga poison ni Shadow Demon. May pang-cancel sa X-Mart ni Kungka. Tingnan natin kung ano sagot ng LGD dito para kay Lifestealer. Pwede sila mag-PL, guys, ha? Mm-hmm. PL dito. Kailangan iban dito ng RNG yung PL. Okay, so ito na. Tingnan natin yung pang-apat na pick dito ng LGD. Ursa Warrior, maganda gains dito sa may Lifestealer. Nakontra ng Lifestealer yung Kungka dahil meron siyang rage. Nakontra naman ng Ursa itong Lifestealer. Wasak-wasak siya dyan.
And maganda yung Ursa, syempre yung kanyang status assistance sa kanyang ultimate, 'di ba? Yung mga disabled dito ng RNG, mabilis lang mawawala. Pero pwede pa rin nila mid kung kat ay hindi offlane kung katas isa pang mid hero. Mm, pwede kung against Lina, pero goods din naman yung kung against Lina eh. Palag-palag sila diyan. Pwede rin 4 Lina. Chiba pwede rin offlane Ursa, 'di ba? Depende sa kanila 'yan. Gusto kong ginagawa na ano eh. Yung mag-jump in sila sabay-sabay. Hero, Queen of Pain. Ginawa na LGD. Queen of Pain. LGD ba yun? Tama. Queen of Pain, Ogre Magi. Ursa. Pero tingnan natin kung ano yung last ban ng LGD. Mid lane hero na lang. Or off lane kasi pwede itong 4, pwede mid. Pero tingin ko, Lina gumana nung early game. Ay, nung first game, kaya nag-dominate din talaga siya. And ayan na. Last ban ng LGD. It will be Viper. And then, last pick naman ng LGD. Oh, daming tao. Tingnan natin last pick nito ng LGD. Pa-shoutout daw, sabi ni Mac Bernardo Pinaverde. Yan, shoutout sa'yo, pre. Last pick, LGD. Ano? Storm Spirit. So, sabi it's gonna be mid lane Storm. Kung ka-off lane. Kung ka-off lane dapat. Ganda na hero ng LGD ngayon. Pero feeling ko, ah, hindi. Kung ka-off lane yan. The Shadow Demon na 4. Ano yan? Cinco combo Phoenix. Sila. Diba? Palubog Torrent. Sure kill. Mm-mm. Pwede rin naman ng ano. Support yung Kungka. Quatres yung Phoenix. Diba? Dati may meta yung magkasama lagi yung support na gumagank. Kanina? Dati, di ba may metang ganun? Ah, oo. Dalawang support, no? Sod lagi. Gumagank lang. Ah, Lichader. Pambasag ng egg. Mm. Wasak yung itlog dyan. September gamit. Tulit pa rin. Pero problema nila, wala sila pang huli sa ano, Storm Spirit. Sa Lincoln lang yan eh. So, minid na nila yung Lina. Okay. Lagi naman. Parang ano nila ito, pambakbakan nila yung Lina hero. Mm-hmm. Problema nila, wala silang panghuli dito sa Storm Spirit. Di ba? Kailangan gamitin Roar Stun. Pwede makapag-sip out isang mabilis. Pero pag nahuli naman siya, kaya siyang i-burst down. Mm-hmm. Dahil may cookie, may ano si ano, Roar. Tuloy-tuloy naman yung follow-up niya. Mahirap lang talaga hulihin. Dahil lalamang naman yung Lina dyan eh. Sa gitna eh. Feeling ko lang, lalamang hindi na dyan. Siyempre, hindi naman siya didikit sa Remnant. Layo ng range. Yung Storm Spirit. Malayo range niya, plus ano din, kung sakasakali, tawag dito, didikit, pwede niyang mas paman. Bago ba makadikit yan, bawas na. Yun yung pinakamaganda gagawin dito ng Lina. Love trip talaga ako. Love trip yung mga pose, no? Masala akong alam dyan, guys. Wala akong alam. Ako manatalo pa yata sila Kuya Nick. 14-15. Ah, hindi mananalo. O, tie or panalo lang. Nagkaseta sa kanila. Discord ba sila? Naka-discord ba sila pag naglalaro? See you later, nerds. See you later, nerds. Ang ganda nun ah. Ang level yun. See you later, see you later, nerds. See you later, nerds. Boo. More. Papakalala pa natin. Papakalala mo na natin para sa side ng RNG Super yung gamit dito ng Venue Spirit. Si Money on Lifestealer, Setsu, Lina, Flywin, Beastmaster, and then September Snapfire. Sa side naman ng LGD Ursa, ni Chalice, Storm Spirit ni Somnus, Phoenix ni ano ba to? Sino isa? Ex Nova, Shadow Demon ni FY at etong Kungka.
ni Old 11. And ayan na nga po mga sir. So shout out po sa lahat na nanonood dyan. Make sure na i-share nyo yung live stream natin. Sumali kayo sa giveaway dun sa May Battle Pass na pinamimigay ngayon. Shout out po sa inyong lahat dyan. Pero tingnan naman natin dito yung lineup nila. So tinap lane nila dito etong Life Stealer. Siguro tatry lane na rin sasabayan nila yung pagiging aggressive dito ng LGD. Oh, and ito yung lubog. Tingnan na. Uy, nakakuha lang. Nice. So, tatlo aside ng LGD. Flyway naman. Magkakat lang siya ng creep wave. Kailangan may makapag-react na isang hero dito. Para kahit pa paano hindi easy levels yung makuha dito ng Beastmaster. Talo pa yata sila. All pa yata. 15-15, guys. Tingin. Oh, ay, hindi. Napatay ni ko. Ano, defuse. 15-15. Tayo lang. May ganun pala dun. Siyempre. Walang ano, OT. Tayo lang. Ayun na. Tapos na yung Dota niya. Tapos na si CSGO. Ayun na. Tapos na si CSGO. Tapos na si Yari na. Yari na. Pero tingnan natin. Top lane dito. Try lane. Para kay Shadow Demon. Okay. So, ano yung Ursa sa taas na yun sa ulo? Ito. Saan? Pag napatay mo yan. May ano kaya ata sa VP niyan eh. Okay. Ito support yung target mo. Oo nga. May points. Si Lina dapat target niya. May target eh. Oh. Si Lina, si Storm, si ano? Ito. Si Life Stealer. Oo, oh, ganun. Yes, pero tingnan naman natin, TP out lang. Sino? Ah, hindi. Nag-top lane dito. So, magpapalit rin sila ng laning pace. Mag-ano sila rito. Kasi, mas gustong katapat, syempre, no Life Stealer, yung kung ka doon sa offlane. Mahirap katapat yung, itong Ursa. Pero hindi pa nagpapakita. So, nung nawala sa paningin niya, yung itong si Monet, akala niya nag-TP na siya may bottom lane. So, hindi mag-TP ngayon ito ng Life Stealer. Okay lang yan. Pwede naman mag-jungle itong si Beastmaster hanggang mag-cooldown pa yung TP niya, di ba? Naunahan pa so, nila. So, nakuha na nung LGD, nung RNG yung kanilang lane na gusto. Bene. Mahirap din kasi kung tatapatan mo yung itong ang tawag dyan, Ursa, di ba? Oo. Ngangat-ngatin. Kung kayo katapad niya, may chance pa siya naman dodge yung X-Mark. Noong nakita kasi kagad nila yung Rexar akala nila nag-rotate na kagad, napatipin na kagad doon. Akala ko naman sumagot na si Kuya Nick. Sumagot na ang CDA sa post. Wala. Sumagot na nga. Hindi natin alam kung ano yung totoo. We got you covered, Jeffrey Bagangan. Ako bahala sa'yo, boss. So, 0-0 pa rin yung score natin dito. Lamang, itong Lina na naman. Lakas mag-Lina na ito si Setsu, ha? Mukhang batak na batak mag-Lina to. So, 1-1-1. Kaya, di na masyadong pinipick, no? Kailangan niya lang talaga unahan na mag-bote ito. Pero, ayun nga eh. Tingin ko gagawa dito ng way yung RNG, yung mga support para hindi makakuha yung Storm Spirit. Para mas mauna na makapag-level 6 yung Lina. Hop, ex-Nova. Delikado, kailangan niya mag-dive out. Sakit ang kamay ko, bakit ganun? Hindi na ginamit yung dive, okay? Na? Parang, Pero naku po, ito na yung combo na bibigay ng LGD. Monet, tingnan natin dito, delikado. Pero may open wounds naman yan. Para pumalag, hindi pa niya ginagamit. At least, pero masakit pa rin yung lineup dito ng Open wounds, ng yan. LGD, 3, 4, okay. 5. Kulang sa damage. Makunat na rin yung Conker rito. Nahihirapan din yung Life Stealer. Masakit din kasi yung Tidebringer, guys. Dati na ginagamit ko rin yung Conker pag Life Stealer yung kalaban. Masakit kasi yun yung walang pakialam sa armor na skill. Pag sinekan yung skill mo ngayon, pak! Sakit talaga. Usa kagad. Tsaka kasi kung ka pwede mag-provide ng halberd. Yun ang pinakamaganda. No? Halberd. Yun, pwede halberd din talaga. So, Storm Spirit, pwede siyang mag-linken. Kasi, ang dami niya madedudge. O, tinan mo, Laguna, Roar, last itong stun at swap ni Benchpool. Oo, pero, Somnus, sila. Ha? Pumapalag. Nagpost si Kuya Nick. Nagpost niya, si Kuya Nick. Kahit mag-CSGO ako mga magdamag, wala akong problema. Nasa akin yung pasahod.
Nasahuran ko sarili ko, pero siyempre, likas na matyaga ako. May nakabantay man o wala, todo kayo. Ewan ko na sa iba dyan. Ako, nakabantay po ako. Ay, ako po, nagkakas po ako. Sin mo na ako, sin mo na ako. Isi mo na. Wala mo na tayong sabihin dyan. Okay, so, op, nagak dito si Somnus. Stan will connect dito sa may Storm Spirit. Patay yata. Ah, nakapag-fairy fire. Palugi pa si Super. Patay. Pero yun, patay pa rin. Ito si, Somnus, and double kill pa para kay Setsu. Nakakuha niya na yung first blood. Nakakuha pa siya ng double kill. Mahusay. Kailangan niya lang din dito na magbakonte para makakuha ng refill sa bounty rune. Yun. Setsu, malakas to. Si Setsu, kapag naaga niya talaga na dadadominate yung mid lane. Kasi level 6 na siya, pwede niya na ulit combohin. Oo. Regen niya na. Ayan, kailangan niya. Bote, refill. Refill tapos yun, bounty, na-repilan, no? Na-repilan. Pwede niyang combohin na yung Storm Spirit dito eh. Oh, level 6 na rin siya rito. So, pwede mabigla. Ito si Somnus. Dalawang beses mamatay yan. Ako po. Malaking dagok para dito kay Somnus. Wala rin vision dito. Ito si Somnus, ha? Tignan natin. Papunta naman si FY. Para take naman na siya dyan. Nakaramdam dito. Itong six, si, ano? Oy, naispotan si FY. Laguna. Bam! Hindi na kinailangan. And killing spree for the Setsu. Ginamit na rito yung Laguna Blade. Tignan natin. Somnus! Tinamahan pa ng stun. Mukhang yari talaga. Ay! Naku po. Storm Spirit. Nag-miss. Nakapagbote. Nag-miss and nag-regen sa may high grounds. Okay. Hindi pa tapos. Pwede niya papatayin yan. Tinatry niya patayin. Ito siya. Patay pa! September. So nakakuha siya ng kill doon. Pero another kill coming from RNG. Naku po. Pero naku po. Ito nga. Binait lang nila para mapupunta. Ito naku, si Super. Ayan na nga yung bait, guys. And Super, Delegado, Mistan. Patay yata pwede pa mag-back. Patay yata siya. Buhay, buhay si Super. Kaso yung bote, refill na ulit. Grabe naman yung basic alaga rin sa gitna. Grabe na, baby talaga, no? Ganyan dapat talaga. Ipalamang nyo yung mid lane nyo. Kasi alam nila na yun yung magbibigay ng tempo. Hindi rin naman maganda yung opening dito na Life Sealer. Pero Beastmaster, kahit pa paano, nakakapag-farm naman siya. Pero, mas maagang mag-online sa akin pa, yung ano eh. Tingin ko kung kaya. Kasi ano niya eh, solo lane niya lang, plus nalugin niya na si Life Stealer. Sabi. Mag-plus na naman. Mag-pause na naman? Dalawa na naman, dalawa pause? Hindi. Pag ang job description production headcaster, hindi ibig sabihin caster lang. Tapos, araw, babayaran. Patingin. Wala akong sinasabi dyan, guys, ha? Ay, ako natadamay sa inyo, si Shola kasi. Wala akong ginagawa dyan, no? So, 4-2 score natin. RNG, palag-palag naman sila rito. First 10 kills, medyo nalalapit sila, ha? FY. Uy, nilago na sa buka. Boom! Patay si FY dito. Somnus! Wala, hindi tumatama yung barko rito, mga sir. Mamaya, sagutin natin yan. Babadali na sagutin yan. Ganit na ganit. 5-2, guys. In terms of net worth, naunguna po rito yung Lina. 3-8. And then, ult illusion. Bawas, well, do na this. Ult 11, ha? Ganda ng ano rito, ha? Performance dito ni Ult 11, ha? Palag-palag, guys. Yun! Flywin! Nakakuha ng kill. Ede, si Chalice naman dito. Boom! Patay! Mega kill agad. Grabe mag-leo na to si Setsu. So, talagang yung mga rotation niya yung nagpapanalo. Pero ito, patay na naman si X-Nova. Boom! Patapilis niya lagi, no? Umis siya mag-online, no? Plus, yung ano din. Hindi, ang galing kasi ng ginagawa ng mga support. Single lang level niya ron sa stun, okay. Plus, pinapalakas niya agad yung third skill Dragon, niya. Bilis niya eh. Nakakaabot siya eh. Kaya pala. Mahusay. Ganyan maglina. Pero old 11 dito sa top lane. Just walk out. Just walk out and casting. Just walk out. Oh, eto na. Bam! Rage yung Ursa. Uy, ang ganda ng ultimate na yun. Medyo yung bago ha. Boom. And patay dito si Flywin. At rasa na ito. Somnus dumating na rito. And si Super nahatak niya. Delegado. Ito nga, Venus Spirit patay. And 7-5 yung score natin. Bumabawi dito yung LGD. Pero kailangan nila makakuha kahit pa paano ng objective dito. Ah.
Kasi kahit yung pressure na nabibigay ng Lina, eh, sa mga tower, nakakapag-TP siya, nakakabackup siya ng ganun kabilis. Plus, pwede siya umikot, mag-rotate na mag-rotate agad eh. Mm. So, yan ha, 7-5 guys. From Handle, nakakuha dito ni Money. Mango 3, nahulog din, Somnus. Kinoptic, meron na rin dito, pero outpost securing naman. 1-1, pero Setsu, next item niya is Yul's. And ayan, Setsu, Yul's Scepter, okay. Yul's Scepter ang kanyang next item dito. Anong item dito nung Storm? Wala pa. Going for Kaya yan, sure na. Kaya! Ay, Royal Jelly, Royal guys! Jelly. Ay, nako. Meron din tayong Royal Jelly dito. Ayan. Ano ba yung Royal Jelly natin na yan? More than multivitamins, guys. Meron tayong, ano ba yun? Ginseng plus Royal Jelly. Jelly. Ayan. Enerbon active, guys. Kailangan nyong i-take yan para maging active kayo buong araw. So, shoutout sa ating sponsor dyan. Enerbon active. I-take nyo na yan, guys. Once a day lang, help to boost your immunity. Tama. Plus, after ng inyong breakfast, inumin nyo na yan. Breakfast, umaga pa lang. Umpisa nyo. Pero si Kuya, di yung trip niya. Gabi niya inumin pagtulog. Pagtulog? Paano mo inumin ng gabi yung pagtulog? Nakangiti si Otio. Pagtulog daw para pag kinabukasan, full energy daw siya. Ganun? Oo. Mali yun. Sabi kailangan ni Daddy. Kailangan itake mo ng umaga yan para full energy ka ng ano. Oo nga. Kasi matutulog ka lang naman ng gabi, di ba? Mm-hmm. Kasi pahinga na yun. Ano? Boss Alo, anong team yung may pro player na Babaw? Ano yun? Si Babaw. Babaw. Si Babaw. Jean. Nalimutan ko, basta narinig, hindi ko na alam. Pero September dito, cookie binigay, pero makakatay pa rin siya. Naku, nakahabol na LGD guys. Kanina, lamang na lamang yung RNG sa first 10 kills ha. Ngayon, 7-6. Naku, ito pa, may makahuli pa. Si Super naman sila. Yun. OMG, Super. Super, sayang. Wala, parang ano din. 7-7 na guys. Dalawa. Ito lang si Lina inaasahan nila. Life Sealer hindi pa naman makapag-online. Itatry nila itong Ursa Warrior pero feeling ko may magtitipi rito. Once na i-go nyo yan. Ha? Mag-take ka nyan kapag mapapalaban ka. Kung nga palaban ka sa gabi. Pwede. Iba yata. Dapat umaga pa lang yan kasi energy nga eh. Buong araw. Yun nga ang problema sa kanya ay yung may vitamins kasi na nakakantok. Ito po, hindi po siya nakakantok. Safe po siya. Active na active, guys. Active na active. Eh, no po na active. Pero tinan naman natin top lane. Nakapag-trade lang din. And then, ano ha, etong si Setsu pwede na makapag-combo. Oh, snacks ka naman dyan. Oh, hindi ka pala ano eh, Enerbon active eh. Eh, kasi pwede na mamaya dun eh. Ito si Monet. Going for Armlet of Mordigan. Ay, nako. Ito na nga si Chalice. Meron ba siyang ano? Blink Dagger? Yasha. Ay, di Yasha. SNY. SNY, yung Ursa Warrior. Uy, X-Mike. Okay, so malapit na yung kanyang ano ha. Kanyang Vessel. Palag-palag. And then Necro. Beastmaster. Momicon, kompleto na rin sa Beastmaster. Eto si Chalice, going for SNY nga. Then, Basher, next item. Alo, ano daw? Alo, binenta na yung knife kanina. Binenta na ni Abit. Ano nabenta? Ano yun? Yung knife. Magkano ba yun? Worth magkano? $100+. $115 yata. May mga item din pala si CSGO, no? Ano ba yun? May bagdag stats ba yun? Pag bumarin? Wala. Maganda lang. Parang skin lang. Wow! Pinasok na rito. And mangyayari. Patay! Okay. Si Somnus, ginagawa mo! Sulit pa si Epoy! Ayun, susunod na pa si Chalice! 9-7 na nga po rito. Napabuyback na yung dalawa kagad. Pinagtatanggol nila yung kanilang first. Thank you, SMBKB. Or Ultimate, ginamit yung Chalice dito. 9-7 pa rin yung score natin. Super, Delegado. Super is down. Money. Uy, pumapalag pa sila first rito. 8-9 na score natin. Make it 9-9. Sino makakuha ng first 10 kills? Ah! LGD with the first 10 kills. Kinabahan ng lahat.
Sayang na sayang. Eh, napabayback yung dalawang hero doon ha, ng LGD. Mukhang nakataya para lang sa first 10 kills. Talaga pinamit nila lahat ng buyback dito eh. Ang hirap din kasi lumaban, may vision doon, available yung LGD plus. De, wala na rin. May wala nang mabibigay yung RNG, kaya nag-buyback din talaga si Somnus doon. Wala na silang ultimate, naibigay na doon sa Ursa. Shoutout po sa LoIT na Unilab, Show Bolivar. Kapag mabait ang user na support namin, may libreng Enerbon active minsan. Yun, no? Sana all. Sana all. May libreng Enerbon active. Yun, no? Kinabahan, $5 ko. Grabe naman yung bet mo. LGD guys, yes boss, sila po yung nakakuha ng game, ano, ng game 2 natin, pati itong first 10 kills sa game number 3. So, ayan, Vengeful Spirit, going for, wala, Bracer lang siya rito. And then si Monet, going for, ano, Desolator, may armlet, tapos magde-desolator siya. Pwede na rin. Tingnan natin dito, ano na bang next item niya, kaya, blood, ano yun, Bloodstone? Pero ito maganda. Meron ng Boots of Travel. Etong Lina, SNY, completed na rin para kay Ursa. Thank you sa ayuda, LGD. Yun na nga. Nagka-ano pa yun ha? Nagka-excitement. Yung both teams natin para sa first 10 kills. Pero Munay, pwede na agad kumunek siya. Ayun nga, ginawa rito agad ni Munay. Nag-exit agad siya rito. Or si Chalice. Eh, ganyan niya, mahuli pa yata si Super. Hindi, nakapag-out naman sila dyan. Hindi kaya nila si makapagbakbakan kay Ursa. Wala, sobrang ano, hangat niya din lang siya. Oo. Yan. Wala problema yan. Yung damage per seconds, di mo malalifesteal yan. Ito yung classic na ginagawa talaga ng Beastmaster. Ayan, mag-flow lang siya. Ah, okay. Ayan, segway. Segway lang talaga. Kumbaga, entayin niya lang mag-react. Ang galing eh, tas hindi siya makikita kasi may mga hook siya available. Makapag-react siya. Tas yung movement speed niya kahit paano mabilis. Tsaka meron siyang necro na pwedeng makapag, ang tawag doon? Clear ng wave na isa mabilisan. Kahit wala siya. Kahit di siya dumikit. Nakainom ng Enerbon. Active ang LGD sa first 10 kills. Kaya nga, kita nyo, active naman yun, no? Pagkapatay nila, baybakan ka agad. Ayun ba yung mahal na set ni Kungka? Di ba, Ursa? Di ba may mahal siyang set? Yung parang pang cowboy. Oh, yeah. Tingnan natin kung yan ba. Oh, ito nga yun nata. Chinese totes yun eh. Yan ba yun? Ito yun. Di ba yung lahat mamahal? Alpine, yan ba yun? Alpine, no? Mahal yun. Magkano ba isa niyan? Ah, gift lang sa kanyo. Hindi ko alam eh. Gift lang sa kanya lahat oh. Pero, flyweed. Gift ni ano, Mapia. Mapia. Ni Bossy. Ayan, tingnan natin si Flywin. Inahabol dito mga sir. Patay. Lubog? Okay. Deads. So, 12-9. Napako na sa 9. Itong RNG, guys. Pwede silang mag-ano. Mag, ano ba yung... Lugi sa hero kasi. Ito si Amon eh. Wala magagawa mamaya ate. Gangat natin lang ng Ursa yun eh. Hindi, pwede. Itong Lina yung ano sa kanila, magbubuhat. Pero siya yung inaasahan eh, no? Patay pa rin yata. Hindi, buhay, buhay. Grabe si Kuya Nick, active, nag-post, naka-enerbon yata. May post pa bago? Baka si Yayan. Every minute may post. No? Oo nga, no? Baka magpalit pa ng DP. So 1K, yeah. Lamang dito yung LGD guys, pero ang yaman pa rin naman ng Lina. Meron siya dito ng travel, and then your scepter, tapos mag-BKB siya. Yaman ng Lina, no? Naku po, inaabot po si September. Almost BKB na dito eh, oh. Pero patay si September dito, mga sir. And, may isa-isa sila. Mahirap na yung tempo nila na mabuo din dito eh. Kailangan kapag may naror, all in na, kasama din yung Lina para ma-burst out isang mabilisan. Tatlong Enerbon, 3 times at a mil. GG at tayo dyan. Once a day lang alam po kung tinitake yung Enerbon, guys. Once a day lang. Oo. Depende kung nararamdaman mo manghihina ka. Hindi, consult your doctor. Once a day lang yan. Medyo ano yata yan. Pero hindi yan maganda dyan, hindi ka antokin. Pero FY, patay. Nag-flow pa siya ng lanes dito pero inahabol niya. Itong si Somnus.
Active si Kuya Nick, naka-enerbon nga. Ayun nga. Pero ito naman, Monet, securing the outpost. Wala kasi sila makakuha ang outpost. Pero naku po, nag-stun si Chalice. Chalice, lumaban na rin. Oy, Laguna! Ang ganda ng kanyang ultimate. Hindi siya natablan ng Laguna doon. And nginat-nyat yung itlog. Basag. Tingnan naman natin dito. Magkakabakbakan. Babalik. Lalabas. Aalis. Monet. Napatalon siya rito kaya September. Kaso si Flywin yung magiging ally. Okay. So, 2-4-2 exchange in favor of LGD. Tsaka no, parang kanina pa sila nagtitimpay doon sa may top lane, you know? Parang nangyari na doon pa rin sa same spot. 1-2 soft gel capsule daily. Okay. Pwedeng isang beses lang, pwedeng dalawang beses. Sa umaga tsaka sa gabi? Mm-hmm. Or as directed by a doctor, you know? Kailangan mo na talaga, siyempre, consult bago ka mag-take ng ano. Sobra-sobra niyan. Bawal to sa mga buntis. Oo, alas lahat naman. Pero Halberd at Desolator ba yun? Nakuha ni Monet? Oh, Desolator nga. Ulti ni Ursa, naka-Enerbon active. Yun na nga din, mga sir. Pero tingnan natin, Roshap is up na ba? Ano ba to? Ginseng, when in breaks, high dose becomes daily, cause hypertension, nervous, insomnia, diarrhea, and skin reaction. Royal jelly may cause hypertensive reactions such as ischemia, rhinitis, urticaria, and bronchospasm. Yun. Basahin nyo na lang guys, marami naman ano yan. Nataka ako. Bakit? Sabi ni Jeff, ipapanalo ba natin o wag na? Alin? Sabi ko din na kami nagdodota. Alin? Sa Battle of the Champions. Sabi ko din na kami nagdodota. Try ni Lina. Napanalo nyo! Try nyo, baka sabihin nyo naman. Ano naman eh. Kami mag-ano na kami doon, mga pads, ganun lang. Mga kagagawang yun. Mama pads. May nagmiming Tinker o ano na wala sa meta natin Tinker. Hindi, meron support. Position 4 si Absor. Abaka nyo, meron pa yan, makakaroon yan. Medyo ano lang ngayon, medyo pangit pa sa meta ngayon dahil puro, ano eh. Tay. Snowball lineup eh. Pero Monet, pang, patoy. Okay, LGD, lamang na rito, 3K, mga sir. Ito problema. Wala na. Tuloy-tuloy na yan. Yung Ursa Wario, wala na sinapampatay sa Ursa eh. Tsaka pag nakano na yan, kumbaga meron siyang abisal, easy kill niya na lang dito itong si Lina eh. Kailangan siguro ni Lina dito ng ano, ng... Ano ba yun? Lincoln. Lincoln or... Iundis ba? Okay. Pero Aegis, makakuha rito Storm Spirit. Kukunin niyan and buo na yung kanyang Bloodstone at... Bloodstone na siya. So, maging snowball to ha. May Storm Spirit ka na bay Bloodstone plus this Aegis. Alam mo na ang multi kasunod dyan. At least siguro mga 20 Bloodstone yan mamaya. Wala na, hindi na rin nila kaya talaga huli. Na yun sinasabi ko na, ano, hindi ganun ka-reliable yung kanilang pang-stun. Aasahan nila din dito itong Roar. Kung makikommit nila Roar plus Laguna sa isang hero lang, diba? Roar, both. Roar, Oy, may post Roar. Tayo rito, guys. Ano? So, Hello, ilaw. Ayun. Enerbon active. Ah, tingnan, may pagspas ko yun eh. Dalawa. Hindi kanina. Bakit ano yung sounds? Just wake up. Lots of love, shoutout naman. Kenneth Olaires, shoutout sa'yo. Single target lang yung RNG. Medyo lugi sa hero. Lugi sila nung Ursa eh, feeling ko eh. Nung nag-pick sila ng Lina and... Parang na-counter, no? And Bisma, Lina, saka...
saka Life Stealer, tapos biglang nag-ursa, boom, tapos ang sila. Dota. Tsaka ano, kumbaga, isang item lang outscale pa eh, kahit anong mangyari, ma-outscale nung Ursa Warrior itong Life Stealer, same yung Lina mid, di ba? Pero kasi isang item lang din pang-outro sa kanila, Halberd. Pasyarat po sa loo kay Crystal Caldeo. Yun, shoutout po sa inyo. Clockwork, Necropos, Nature's Prophet. Nasa yung Necropos? Ano ba yan? Hero Hunt. Find the hidden, find the hidden heroes faster than anyone else. First. Necropos, saan? Ito, Necro. Ayun, nasa baba. Hindi makita ng mga ano. Yun, napindot lang. Ngayon lang nakita? Sino naglalaro niyan yung mga sila, ano? Player. Ah, okay. Okay, Life Stealer. Meron, magkakaroon siya rito, Heaven's Albert. Ayan, 4K ayan. Po, lamang dito ng LGD. Nice one. Mahirap plus din. Plus one is real lang. Hirap din nila mag-flow ng lanes. Mm-mm. Kasi may Storm Spirit na pwedeng mag-backup agad or mag-jump in ng easy. Pwede siya pati, pitasin. Either na si Lina. Maganda rin mga words din dito ng LGD. Siguro pwede rin sila mag-sod. Or hintayin na lang nila mag-lapse ng ages. So, ayan, 5K lamang ng LGD. Then, going for MKB, itong Ursa Warrior. Hindi siya mag-abisal muna. Or abisal na ba siya? Hindi yata, no? Naku, mahuli siya rito. Ultimate, kailangan mong gamitin. Yan na, ulti. Nagalit na. Nangatak na siya rito. Mukhang patay yata. Itong si Super, pero ages na nagamit na rito, mga sir. Delikado. Uy, munti ka na yung kanyang ultimate, yung kanyang stun, tamaan. Nagkawalaan eh, no? Yung pag magre-respond na yung Aegis eh. Pero tingin ko, kaya nila patayin yun. Kaya pa ng ano, LGD ha. Ay, ng ano, RNG ha. Nakita nyo naman, bilis pinatay ng Storm Spirit. Kahit na meron siyang Aegis of the Immortal. Shoutout sa Prinsipe ng Saudi, level 10k battle pass. Meron ganun? Oh? Wala ba tayo dyan? Ano naman yun eh? Prinsipe naman ng Saudi yun eh. Nagdodoto din pala sila dun. Pwede pala dun, di ba usually yung mga ano nila, lock-lock? Pwede, lock. Pwede naman. Pinapapak yung mga alaga rito. Pag may na-X-mark patay. September. Cookie pa siya, okay, para mga safety lang. Wala. Okay, nice. So patay na to. Di September, mga sir. And boom! Kiri-whoops, kiri-whoops. Mega kill para dito, kay Somnus. Wala na to. Ano na to? Ah, timing na na ng LGD. Hindi na nga nag-iwala sila eh. Sobrang... Kailangan nila mapatay itong Storm Spirit. Kailangan mabawasan yung Bloodstone ito. Before pa makapagkaroon ng BKB. Pero may aganim si Benlina. Wala. Wala. Mag-right click build siya rito eh. BKB. Saka, yan lang. Parang ang tagal din siya. Pero yaman pa rin ng Lina. Grabe naman. Kahit hirap na sila, no? Kahit hirap na dito itong RNG. Pero kasi dapat tamayaman dito yung Life Stealer. Isang counter lang sa kanya ng Albert. Kailangan niya ng Halberd din, at least. Pero Somnus, tingnan natin pag siya'y naroar, mamamatay. OMG ni Roar. Pero may palubog! Kaya pa nila. Patalubog mga sir! And pumalag. Flywind Delegado, pasok sa Bloodstone yan. Unstoppable para dito kay Somnus. Pero lalaban pa ba sila? Buyback committed by Beastmaster. Chalice Delegado, tinamaan yung tatlo ng torrent. Patay pa rin naman si Chalice dito. Ito na yung bakbakan. Yung itlog, gagamitin ba? Extoba? Hindi na magagamit. At siya'y mamamatay po. Lubog. Okay, pinatagal lang. Pero okay. Same na di resulta. Mo maintindihan eh, no? Parang pagdating sa teamfight dito, pag sumusugod yung LGD, sila napapayamak. Pero pag nainaabangan naman ng RNG, ang ganda nung pag-transition nila ng mga ano, bitawan. Pero kita mo. Basta hindi mahuli yung Lina. Oo, sure. Panalo sila sa teamfight. Nasa likod lang lagi yung Lina. Free skill lang po yung kanyang binibitawan yan. And then talagang tamang right click ang bliss din normal. Tsaka ano, advantage din sa kanya yon na hindi niya kailangan na mag-frontline pa. Meron din kasing hook na vision din. At Boar, na pwedeng supportahan siya kung may mga habol na slow lang din ni Boar. Ito, lagi lang nakatatlong stack yung kanyang ano, Fairy Fire. Gamit na gamit eh, no? Mm-hmm. Bist rin na mag-regen naman niya kahit pa paano. 11, mana regen dahil sa use. Okay, and ito na, meron ng Heaven's Albert dito si Monet. Ito na yung problema naman ng Ursa Warrior ngayon. Albert, may pang-cancel well, dahil hindi siya nag-recta abyssal.
meron siyang problema rito. Pero super, tingnan natin mga sir. Siya yung mamamatay, pasok na naman sa Bloodstone. Nung Storm Spirit, 7 Bloodstone champ. Parang nangyari na to. Ito na naman, and wala pong buyback na si Flywin, ha? Dieback yan mga sir, 75 seconds down. Tuloy-tuloy yung kanilang bakbakan dito. Mm-hmm. Kailangan talaga mabuhat ang lina dito itong LGD or makapag-provide man lang na magandang space para makapag-farm dito yung Lifestealer. 10k level, battle pass pala, boss alo. Grabe naman. 100k pala, 100k level. Sana all, paano nakita yan? Yung prinsipe ng Saudi. Eh, dahil pera yun, yaman siya. Choke yung dive ng Phoenix. Wala. Okay, so 3K. Lamang dito ng LGD. Yung Bloodstone. Dire-direcho. Shoutout sa asawa ko na nagbigay sa akin ng battle pass. Si Mary Joy Banal. Uy, sana. Oil. Pero shoutout para nalungkot boses ni Alo. Natalo ko ba? Ha? Hindi. Wala yatang bet yan eh. Paladin Sword naman para kay Ursa. Tingnan natin kung pwede mag-sword na yung LGD dito. Sayang kasi hindi tayo nakabit dito sa RNG plus 1 sana eh. RNG plus 1 is real. Sunning Boss Alo. 1-1 po mga sir. From 2017, 100k parehas battle pass niya. Eh, demonyo siya. Maano siya yun? Maraming pera yun talaga. Prinsipe ng Saudi eh. Sana all. Hindi, kasi sa kanila rin talaga langis. Ano naman connection nung kay Gaben? Langis. Kasi, siyempre, pwede hindi naman siya nagkabeto ng langis. Hindi, mayaman yung mayaman Saudi. Mayaman yung Saudi. Oh. Oh, mayaman siya. Kaya mayaman din siya. Mm, yun. Kaya may pambilin siya. Si Crystal Caldeo may gusto siya. Naku po. Patay tayo dyan. Yari kaya lang yan. Patay tayo dyan. Yari kaya lang yan. Pahad mo sa Facebook. Setsu, ha? Going for Daedalus. Right clicker siya. Okay. Ito naman maganda sa line eh. Pwede kang mag-transition into right clicker, di ba? Hindi lang ikaw yung pwede. Tingin ko wala niya muna na ano, ng isang defensive item. May para BKB na siya eh. May BKB na siya. Oo, BKB plus 1. Eh, maglalapse pa rin yun eh. Hindi na yan. Sumiling ko, goods na yan. Pike siguro mamaya. At least, doon sa may Ursa, mapike niya. Ito na, yung nag-BKB team Ursa, napilita siya mag-BKB. Naku po, Luke. Uy, nakaangata na. Ito na nga, ni-roar dito si Oldie Levy pero may magandang pa lubog. And then si Setsu. Ang ganda. Kabanatan. Swap out. Okay, super. Delikado rito ha. Pero at least, naprotektahan niya yung Lina. Nakapag-atras. And inahabol pa rin sila rito. Monet. Delikado. Wala na siyang rage. Patay. Pero nagamit yung mga BKB doon. At mahahatak rin na doon si Lina. OMG. Ubus yata dito yung RNG. Wala na siyang BKB. And nasunog din si Setsu. Patay. Double kill para dito kay Xnova. Ito na yung ba? LGD. Basta may mga BKB. Swak na swak yan. Pati pag malapitan ng Ursa yung Lina. Tsaka ang ganda na ginagawa dito ng SD. Lagi niya pinapalabog ko si Nimaror. So yung time dito ng RNG para mapatay yung Naror. Parang nalilihis eh. Mm-hmm. Plus yung Storm Spirit tumatalon sa may backline. Flywin! Hindi ka makakatakas. Nahatak siya rito. Nakancel ang kanyang TP. Tingnan natin yung Flywin. You gonna die, my friend. X-Mark Torrent will connect and that's all, mga sir. Perahin mo yan. Perahin mo. Ayaw. Si Old Eleven. Ano item dito ni Old Eleven? Meron siyang Vessel. Then going for Crimson. Saka meron na rin siya dyang Heaven Salvert. Nalulugin na guys. Ang RNG. Gustado si Lina. Pero tingin ko Roshan ang iniintay din dito ng LGD plus yung Halberd neto ni Usa. Wala nang galawan yan eh. Kaya kailangan niya makapag-provide ng Lingit or yun this isang defensive item para sa Lina. Roshan na. Roshan is up and ready to claim. Pwede mag Ayan o. Cheese. Ayan yun o. Yari Basta na. Basta lang di mo naman binasa. Crystal Caldeo. Yari na. Titignan na yan. Nako. Di na nagkas. Di na nag-gas mga sir. Naka-Enerbon active to. Enerbon active guys. So 26. 15 ang score natin. 12k lamang itong LGD. Okay. Dito na. Bro plays ba mamaya?
Brother Alo, depends on Kuya D. Kasi meron siyang cast, alam ko. Saka, kung maaga matapos yung cast niya, pwede. Naku, ibang hindi yan yung ganito. Yare! Naku, yare! Shoutout mo lang naman daw kasi. Ano ka ba? Snapper, guys! Shoutout mo naman daw meron kasi. Meron na ano, meron na siya rito nga Heaven Shalbert. Hot to heart si tanga. Beastmaster! Dara tayo dyan. Going for BKB yung Beastmaster sa Dagger, okay. Goods din. CSGO na lang, sabi. Depende, mamaya. Tingnan natin yan. Pero tingnan natin, may double damage na. Mm-hmm. At, EGs, ang daming laman ng Bloodstone niya. Hindi din ganun, kaya man. Uy! Storm Spirit, huli ka, Balboan! Huli na nga po rin si Monet. Tingnan natin, kalahati yung kagad yung kanyang buhay. TP out, wala sila pa-cancel dyan. Wala, malayo yung Ursa Warrior. And then, next item ng Ursa, MKB nga. Miss Chance, para din dito. Ito, anong sila rito? Papatay sila sila ng isang beses. Ito na, stand. ito na. Stand. Tatanggalin lang nila Aegis, pwede. Pwede din tatanggalin yung Aegis, pero... Hawk, pang-scout easy, lang easy, muna. Easy, kalma. Kasi mauli siya dyan, ha? Mauli siya dyan. Kay Rachel Garrido, kay Ray Ray. Mm-hmm. Siya sa pinakamaganda panoorin, bros, bro plays Boss Alo. Snub ka ni Boss Alo. Depende yan. Snub mo daw. I'm gonna fight back when I wake up. Somnus! Roar! Ginamit sa kanya Aegis of the Immortal, magagamit dito mga sir. And TP out agad. Alam nyo na yung panganib na nagbabadya sa inyo pag tumigil, pag hindi kayo nag-TP dyan. Pero at least wala nang Aegis itong Storm Spirit. Hindi na magiging ganun ka-aggressive itong LGD. So alam pa rin dito ng Storm Spirit na pag ganong positioning niya, may chance siya na ma-burst down dito ng Lina plus Beastmaster. Okay lang daw. Ay, galit to. Nagagalit na. Yes. De, meron ng Daedalus itong si Lina, guys. So, 14K para side ng LGD. Yaman, pero yeah. Lina, yaman din ng Lina rito. Yari na kay Boss Alo. Then, guys, then, yung mga single then, dyan, then, pwede then, nyo na pong iya dyan. Add to cart. Ayun na po, bahala dyan. Tight mind po, mga sir. Mind po, isang level lang po ng battle pass. Sakin, okay? Siyan nyo lang dyan, guys. Mapahamak ako sa inyo, eh. Snubber ka daw, lo. Eh. Pwede naman yan, basta di malalaman. Pag nalaman, nyari na tayo. Joke lang, guys. So, Snapper. Ano? Si Snapper, di rin kasi nagpipinix egg, eh. Kaya wala rin si Selby rito, eh. Lil Shredder lang kasi pipindutin niya. Patay na sa kanya yung Phoenix kagad. Pero si Chalista ko po. Uy, hit and run na naman ang gagawin dito. Boom, na boom, RNG. Boom. Pero may palubog na naman. Protektado ka. Protektado ka. Ni FYN September. Boom. Ikaw na lang yung magiging ally. Pero another Bloodstone charge for this Storm Spirit. Hindi kasi siya kasama kanina, eh. Mm. Nung pinitas nila doon yung line. So, hindi niya alam na kung mag-TP out siya na isang mabilisan, eh. Mm. Yung dalawa nagkakasundo, eh. Beastmaster plus Lina, di ba? Basta nagkamali na. TP na tayo. Ina-trust niya, kaso may aces pa siya, di ba? Nakakita mo yung aces niya, napunta sa kabila. So, uy, divine, no? Pipiliin dito. Kaya naman nila, basta itong dalawa lagi yung magkasama, kaya nila makapag-burst down. Salamat, Chappy! Sabi mo, salamat, Chappy! Salamat, Chappy! So, ayan. Assault Kiras! Meron itong Lifestealer. Ayan. Ano na naman sila? Gigilid ulit sila. Meron na naman sila ditong mission, guys. Kung sino yung magsosolo, kailangan nilang patayin. Alam na siguro. Alam na din nila. Kita. Ito na magkakaroon ng girahan pero magkakakitaan din dahil dito sa may hawk. Alam nila. Kumbaga, alam na ni Epoy kung ganun yung strategy na ginagawa dito ng RNG.
Last one lang. Ito, patay nyo. Ito, mabilisan, no? Nakakita. Pero ito si Money. Ang kanyang babanatan. Naka-range, mga sir. Pumasok na pa ni Roar. Ito si FY. Wala ka naman mapalubog ngayon. Pero meron siya rito ang Ghost Scepter. Napalabas. Ito si Money. Money is down. Pero yung Phoenix, magiging kabalit niyan. Yun nga lang, yung Lina. Kailangan niya na mag-back. OMG. Patay din si Zetsu. Pasok na naman sa Bloodstone niya. Nila yung Bloodstone charge dito. 26 para kay Storm Spirit. And then September, saan ka pupunta? Wala ka ng takas. Pero normally. Black, 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 black. Nice one. And September is down. Mamatay din talaga siya. Tatlo, yung patay sa side ng RNG. Parang pangit ng teamfight na ginawa nila. Lahat sila sumunod doon sa may flow ng ng Lina plus Beastmaster. Eh. Parang nadali din sila doon eh. Hindi naman kasi parang nag-react doon yung LGD na nandun dito lahat ng hero ng RNG. Mm-hmm. Nakikita, wala nagpapakita sa map pero nakuputo tumalo na dito, Storm Spirit. Oy, nadash siya pa yung stun dito nung si Super and mahuhuli si Flyin. Swap out pero tatama ng barko. Ito si Super and pasok again sa Bloodstone. Ito si Somnus, make it 28 and dominating para dito kay Old 11. Wala, mahirap na to. Walang buyback available yung Lina dito. It's over na, mga sir. Ang dali din kasi talagang malapitan ng Lina eh. Malakas ka sana kung pre-hit ka lang. Kaso kung tumatakbo ka every time, di ba? Yung damage na pwede mo ibigay, nababawasan sa clash at hindi kayo nakakapatay. Nako, pero kailangan nila makakuha agad ng objective na 21k yung kalamangan dito ng LGD 17 and 31 score 38 minutes yung laban. Compride ko na si Alo sa Steam. Nabigyan ko na sana ang BP. Sana, at oy. At mo na ako, Boss Robin Ray. Sama mo na rin ako, Boss Robin Ray. Hindi ako nakakaano eh. Nagdi-delete niya ako ng mga friend ko. Yung mga nakikita kong sobrang tagal nang hindi online. Yung dinidelete ko na eh. Ayun yung mga tropa natin. Kaso, mas pinareho. Kaso, napakadami. Puno-puno na. Tapos active na lahat. Nakakita ko. Nakaraan. Pero yun yung kasi yung mga tropa natin na dati mo ka-Dota. Ngayon. Yan, di na nado-Dota. Pero yung iba naman, dahil sa BP, naging active. Nakita ko. Oo nga. Naging active sabay-sabay na sila na rin eh. Parang Pasko na naman ng Dota. Boss Robin Ray, add mo na ako. Alam mo naman ng aking Steam. Ah, Boss Robin Ray, mito, alam mo naman niya. Witless siya ako, tier 4, naglalabasan na. Pero dalawa yung kumikinang para sa LGD. Tingnan natin, nakapag-dive naman dito. Ito si Phoenix, pumasok na yung Ursa sa gitna. Ay, nakupo, and Flywind, delegado rito mga sir. Boom! Walang tinamaan yung barko, pero goods na yan. Dahil si Super, si Setsu, Boss, kasama na rin itong si September. Gigi, itinawag na, hindi na kinaya ng RNG. Nakaisa lang sila rito sa LGD. And Duman in favor of LGD, mga sir. Wala, isang mabilisan lang din. Hindi na nila kinaya na counterpick din ng Ursa yung hero dito ng RNG. Kumbaga, ang agang nag-online, pag tumatalon din dito itong Storm Spirit, parang hindi na siya kaya na mapatay eh. Wala nang pang-disable sa kanya kung hindi maibigay yung roar. Para kasi sa akin, kahit anong i-item ng Life Stealer dito, lugi siya kay Chalice. Ano man i-item niya dyan, hawak-wakin siya ng Ursa Warrior. Wala guys talaga. Parang ano eh, no? Alam dito ng LGD yun yung pang-match para kay Lifestealer. Parang kasing kala natin na-counter na ng RNG dito itong LGD kasi sa Kungka, di ba? Kungka, oo. Pero pagka-pick ng Lifestealer, na-contra niya na yung Lina, na-contra pa niya yung Lifestealer. So talagang ang matindi doon, maaga din siya mag-online eh, yung Ursa Warrior. Hindi naman ito yung maka-carry na magka-farm eh. Yes. And against Lifestealer, ito rin, maaga dito mag-online. Pero kung against Ursa, Lifestealer, kahit gano'ng karami item mo, wakwakan kayo sa mukha, i-Lifesteal mo yung kanyang Fury Swipe, hindi mo kakayanin. Tsaka ano, wala silang panghuli sa Storm Spirit. And yun, also yung pang nabibreak lagi yung combo nila eh. Dahil kay Shadow FY. Demon. Oh. Napakalupit ng posisyon ni Shadow Demon ni FY. Every time na magta-try itong RNG, nandoon yung kanyang lubog para ma-save yung kanyang tropa. Oh, shoutout kay Jonathan Deso. Message mo lang ako sa mga supporter natin dyan. Message mo lang sa akin Facebook ako, sa Facebook din ako. Message nyo lang kami, mga kasi, sir. Di ko rin alam kung ano yung Steam nyo, di ba? Ang hirap mag-accept kasi ang daming mga bot na nag-a-add sa amin dahil sa Dota 2 Hunt. So, hindi namin kami masyado nag-a-accept masyado. Lalo na pag hindi namin kilala. Oh, basta sa akin, mga alam namin na sa inyo, accept namin yan. Sure, basic yan. Oo. So, ayan guys, may next na laban pa tayo. E-Home versus IG, di ba? Tama? E-Home versus IG po. 7 PM yon, pero baka mag-start ka agad. Ayan na pala, 7 PM na pala. Tuloy-tuloy yung ating laban. Si Kuya D and Dayanara, abangan nyo guys. Kami magbabalik. Mm-mm. Ay, kami magpapalik.